Hello. Magandang umaga sa inyo lahat, mga minamahal na taga-subaybay ng Art and Devotion with Jaime Victorino. At panibagong araw na naman ng ating painting and Bible sharing po sa umagang ito. At ang topic natin ay I consider this a beautiful scenery. Hope na inyong magustuhan ang aking pinipinta ngayong umaga. Magsimula muna tayo ng salita ng Panginoon. Pupunin ko dito sa Luke chapter 5 verse 32. Mula sa bibig ng Panginoong Jesus ay sinabi niya, "I have not come to call the righteous but sinners to repentance." Si Kristo ay naparito sa lupa para sa mga makasalanan. Hindi siya nagtungo sa lupa para sa mga tao na nagsasabi na sila ay may reliyon na, sila ay mabubuti naman, sila ay hindi na nila kailangan ang tulong ng tagapagligtas. No. So dito makita natin napakaliwanag, ganun po, na ang Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa para sa mga makasalanan at upang sila ay magsipagsisi ng kanilang kasalanan at magkaroon ng pasya na tanggapin ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ay magandang balita, kaya ang topic natin ay, "Oh, what good news, Christ came down on earth is not for the righteous, but for all sinners like you and me, that we may be saved." Apat na bagay ang gusto ko na ating kunin sa talatang ito. Number one, Christ came down on earth just for you and for me because we are sinners before God. Romans 3:10, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. For it is written, there is none righteous, no, not one. Lagi kong binabanggit, nang magkasala si Eva at si Adan, doon sa Garden of Eden, lahat po tayo nadamay na pagiging makasalanan. At isang magandang balita na kung bakit si Kristo ay bumaba sa lupa, yan ay para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat ng tao sa lupa na makasalanan. Pangalawang bagay, na magandang balita, Christ came down on earth to seek and to save that which was lost. We are called lost kasi hindi natin alam na kung sakaling tayo ay bawian ng buhay, saan pupunta yung ating kaluluwa. Kaya walang tunay na naghahanap sa tagapagligtas. Walang tunay na naghahanap kay Kristo Jesus. Tayo ang hinanap ng Panginoong Jesus. Kaya siya bumaba sa lupa, mga malinaw po, at siya po ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay matubos niya sa ating kasalanan. Ganyan kakahalaga, minamahalan po, kay Kristo Jesus. Sino ka para bigyan ng Diyos ng napakahalaga, minamahalan po, na pagmamahal? Pangatlong bagay, minamahalan po, Christ came down on earth to give you hope of eternal life. Opo, sabi rin sa John 3:16, "For God so loved the world, and that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth in Christ should not perish in hell, but have everlasting life." So, bigyan ka ng Panginoong Jesus ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yun ang nais ng Diyos para sa iyo, kaibigan. Kaya nga, napakahalaga nitong ating Bible sharing na ito, at ito ay para sa iyo. Minamana po, October 14, 1979, in my age of 29 years old, doon ako naturuan at doon ko nakilala si Jesus bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Hindi ako nagtiwala sa aking kabaitan, hindi ako nagtiwala sa aking reliyon, hindi ako nagtiwala sa aking ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ang pinagtiwalaan ko ay si Jesus bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Panghuling bagay, minamahal, Christ came down on earth to give you peace in your life.
if you will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, bigyan ka ng kapayapaan. Anong kapayapaan ito? Minamahalan na po na binibigay ng Panginoong Jesus na kung tinanggap mo si Jesus ngayon at tatanggapin mo siya, payapa ang iyong isip at puso na hindi mo na haharapin ang napakalaking hatol dun sa lugar ng impyerno. Hindi mo na katatakutan ang lugar ng impyerno. Maraming tao na kahit hindi sila naniniwala na mayroong lugar ng impyerno, pero takot sila. Bakit? Sapagkat sa talagang ang totoo, alam nila na mayroong lugar ng impyerno. Ngunit sa pagkakataon ito, minamahal, ay iniimbitahan kita na sa oras na ito ay gumawa ka ng kapasyahan na tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, sapagkat ang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa ay para sa mga makasalanang tulad mo at tulad ko. Nais mo ba tanggapin si Jesus ngayon bilang iyong Panginoon na tagapagligtas? Tatlong bagay ulit na aminin mo sa harapan ng Diyos sa oras na ito at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Binanggit ko na kanina, ano po? Romans 3.10. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkasala. Na nagkasala sa Eva at si Adan sa lugar ng Garden of Eden, lahat po tayo nadamay po doon. Ultimo yung baby na sa tiyan ng nanay na hindi pa lumalabas sa tiyan, minamahal na po, yun po ay naging makasalanan na. Minamahal na po. Sapagkat minana natin yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na tayong lahat bilang galing kay Eva at kay Adan, tayo ay naging makasalanan. Pangalawang bagay, minamahal na po, hahatulan ng Diyos ang bawat makasalanan. Romans 6.23, ang Bible ay nagsasabi, minamahal na po, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yun ang tinapat ng Diyos sa atin, minamahal na po, na para hindi mo katakutan, minamahal na po, ang lugar ng impyerno, sa oras na ito, gawin mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoong tagapagligtas at ang regalo ng Diyos sa iyo ay buhay na walang hanggan. Pangatlo bagay, minamahal na po, ay kilalanin mo ang ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo na yung kanyang kamatayan doon at ang pagkaabos ng dugo ay para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng mga taong makasalanan. Naging sapat yun para tayo matubos. Naging sapat yun para tayo mapatawad sa ating kasalanan, kaibigan. Pagkat sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang pagkaabos ng dugo, ay walang kabayaran ng kasalanan. Dais mo bang tanggapin ngayon si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas? Mananalangin tayo, gabayan kita sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap, aminin mo na ikaw makasalanan sa harapan ng Diyos, aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa tiyak na kapahamakan sa lugar ng impyerno, at kilalanin mo ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan doon at pagkaabos ng dugo ay naging sapat ito para tayong matubos sa ating kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yuko po natin ang ating ulo, sabay ka sa akin sa panalangin pagtanggap, ito'y panalangin mo, gagabayan lang kita kaibigan. Diyos namin dakila, salamat po pagkat maliwanag sa akin ang iyong mga salita na ang tunay na dahilan kung bakit ikaw ay naparito sa lupa ay hanapin at iligtas ang bawat makasalanan. Inaan ko po na ako'y makasalanan. Salamat po at hinanap mo ako sa pamagitan ng iyong salita na unawaan ko na mahal mo ako at ipinagkaloob mo si Jesus bilang iyong aking Panginoon na tagapagligtas. Inaamin ko po na hindi ko kayang ligtas ang aking sarili sa tiyak na kapahamakan sa lugar ng impyerno at binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon na tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung yan ay ginawa mo ng simpleng pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, ay iyong panghawakan ng pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa oras na ito. Ngayon ay 11:15 ng umaga.
Yan ang iyong ikalawang kapanganakan. Ang unang kapanganakan natin ay nung ikay pinanganak sa laman ng iyong magulang. Ang ikalawang kapanganakan, ito'y kapanganakan sa pamilya ng Diyos. Ito'y kapanganakan sa langit. Ang ginawa mong pagtanggap kay Jesus bilang siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas. To all our friends there in abroad, I want to extend this lesson about simple plan of salvation for you, for your soul. Three things you should admit if you want to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. But I want to quote first John 3:16. The Bible said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son Jesus Christ, and that whosoever believeth in Christ should not perish in hell, but have everlasting life." If you want to accept the Lord Jesus Christ now, three things you should accept before God and before yourself. First, admit that you are a sinner before God. Second, admit that you cannot save your soul from sure judgment in hell. Your religion, your good works cannot save you from sure judgment in hell. And this moment, claim what Christ had done on the cross of Calvary. He died there, and His precious blood shed there, that is for you and for all sinners. And if you will accept Christ now, the Bible said, you have eternal life. May I lead you in a simple prayer of accepting the Lord Jesus Christ this moment. Let us bow our head and follow me in this simple prayer. Dear God, your Father in heaven, thank you so much for this time that I heard John 3:16. This is a message of your great love to me. Thank you so much for your love, O God. I admit that I am a sinner. I also admit that I cannot save my soul from sure judgment in hell. And I claim what Christ had done on the cross of Calvary, that He died there and His precious blood shed there is for me and enough to forgive my sin. This moment, I want to open my heart and my mind, and I want to receive the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. For in Jesus' name, I pray all these things. Amen. Dear friend there and abroad, if you pray that simple prayer of accepting the Lord Jesus Christ, claim the promise of God of eternal life. God bless you all. We'll continue watching my painting and Bible sharing. This is not too long to finish. Continue watching until I finish this painting. I use acrylic and all my materials in my painting. I ordered this in Lazada. It's easy to buy there if you will order what you want. And I enjoy buying all my materials in Lazada. Okay, my brush, my watercolor, and also my acrylic paint, and the canvas that I'm using every day in my painting, all are from Lazada. So, it's easy to buy there. Also in Lazada, if you buy your materials on painting, it's not really very expensive. It's very cheap there to buy there.
Okay, this is already finished, and I will make my sign already for this. That white, mas maganda. Okay, thank you very much for watching. God bless you all.